I guess some tries to play date to you. Sa akong naman sa report pa natin eh, kung bago ayan wala ayan wala kita tayo mag yo, what's up sa inyo mga boss, welcome back to my channel. At for today's video gagawa tayo ng velocity edit gamit ng dalawang app, ang KineMaster or KineMaster tsaka Elite Motion, no? So kung wala pa kayong KineMaster, download nyo lang siya sa Google. Marami dyan. Marami dyan sa Google. Basta, yung walang watermark, ha. At, ayun lang. Alam ko, maging mahirap tong video na to para sa mga baguhan. At, syempre, para sa akin kasi first time ko lang to gagawin. Ang gumamit ng dalawang apps, no? At, ayun. Bago natin to simulan, no? Kung bago ka lang dito sa akin channel, please like, comment, and subscribe. Click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. Maraming salamat sa inyo mga boss. 55k plus na tayo. Napakabilis. Maraming salamat sa suporta at sa patuloy na pag-share ng mga videos natin. Siyempre, pasensya na kung maingay. At ayun. Kay God, siyempre, no, hindi natin mawawala yan. Laging araw-araw natin sasabihin niya, no? Magpasalamat kay God. So ayun. Magsimula na tayo. Huwag na natin patagalin tong video na to. At punta na tayo dito sa KineMaster. So click nyo lang to. And then itong 9x16 ang gagamitin natin. So punta kayo sa media and then click nyo lang yung dinownload nyo, no? So ito yung dinownload ko. Okay nyo lang pag may lumabas na ganyan, then check. So bali itong video na to kinuha ko lang sa TikTok. At pagtapos nyan, hanapin yung kung anong gusto nyo, kung saan nyo gustong matapos at umpisahan, no? So bali sa akin 20 seconds lang. Uy. Ah. So bali hanggang dito. Ayan, dito daw tayo magka-cut. So click nyo lang yung video and then itong gunting. Tapos trim na natin siya, no? Pagtapos nyo matrim, click nyo lang ulit siya and then punta kayo dito sa speed. Then gawin nyo lang siyang 0.5. Ayan. 0.5, check. Then export na natin siya, no? Back. And then click nyo yun. Tapos export natin, no? 720p lang yung ginamit ko, no? Para hindi masyadong malag. At para hindi ma-crop yung... corrupt yung ano natin, no? Video. Export nyo lang, export. So... exporting lang. Hintayin nyo lang siya mag-export. And then, pagka-export nyo, balik kayo sa KineMaster and then add ulit kayo. Tapos, yun, ganyan lang ulit. Then, click nyo na yung ginawa nyo. So, bali na-doble ko pa yung ano. Okay, kung makikita nyo dito, naging 44 seconds na siya, no? Kasi ginawa nga natin 0.5. Pab. Oh, may kulog. So, pasensya na sa kulog at sa ingay. And then, ang gagawin natin, lalagay na natin yung kanta. So, bali yung akin ay naka video siya. I-extract audio ko na lang. Saan ba yun? So, bali dito. Tapos, eto. So, okay nyo lang din. And then, extract audio. So, lalagay ko na lang sa description kung saan ko siya dinownload. Then, delete nyo na. Okay. So, kasi ito na yung audio. Ayan, kung makikita nyo, 20 seconds lang din tong audio na to. Ayan, oh. Mamaya, makikita nyo, maubos din yan, yung mahabang yan. So, ang una natin gagawin, isahanapin natin yung mga beat ng kanta. So, bali ganito lang yung gagawin nyo, i-click nyo lang yan. Ayan, oh. Diba? So, ganyan lang kadali. Hanapin nyo lang yung beat. At ganito lang. Parang ginag... Elite Motion, no?
So, bali play nyo yung kanta. Yan mga boss. Then pagtapos niyan, so nga pala tanggalin niyo yung kanta nito ah. Yan, kasi may kanta yan eh, galing TikTok yan eh. Zero niyo yung volume. Itong video ah, yung video. Kasi may lalagay nga kayong kanta eh. So pag nahanap niyo na yung mga beat, ayan kunwari halimbawa yan. Ang gagawin na natin ganito. So click niyo yung unang mark and then ang gagawin natin is click nyo siya tapos cut. So dadahan-dahanin ko lang to para ma-gets nyo. Cut ito, split at playhead. So click nyo yan and then check. Then click nyo ulit tapos punta kayo sa speed, gawin yung 4. Ito click nyo yung 4. So check. Pagdating nyo sa 4, click nyo ulit tapos click nyo tong gunting. And then ayan, kung mapapansin nyo dito sa una, bawal siyang putulin, di ba? Isud nyo lang siya hanggang sa pwede nang putulin. So, ayan, depende sa inyo. Kung basta huwag kayo lalagpas dito sa second mark, ha? So, ayan, dito, pwede na siyang putulin dito. Pwede nyo siyang putulin. O, pero, pwede depende sa inyo kung hanggang saan nyo pa siya puputulin, no? So, bali akin dito. Then, click nyo yung split. Tapos, check nyo ulit. And then, balik kayo sa speed. Speed tapos gawin nyo siyang 1. Alam ko malilito ko dito. Check. Tapos punta ayan. Pag naging 1 na siya, click nyo na yung second mark. And then cut nyo ulit. Split ahead tapos gawin yung 4 yung speed. 4. Then check. Pasensya na sa ingay. Gunting ulit. Tapos, ayan, depende sa inyo kung saan nyo siya kakat. And then, split. Check. Going 1, yung speed. Ayan, kasi yung normal, di ba? 1, yung kanina, ginawa natin 0.5. Then, check. Punta sa next na mark. Tapos, cut. Then, check. Then, speed. Gawin yung 4. Check. Click ulit. Tapos, sa... cut ulit, isod lang natin ng konti. Basta pwede na siyang putulin, pwede nyo nang i-cut. Okay? So, halimbawa yan. Split, check. Gawin yung 1. Yan, and then check. So, gawin nyo lang lahat yon sa mga beat. Cut. So, bali pag nagawa niyo na lahat, ayan, kung ganito yung magiging kakalabasan. So, bali, play natin. So, ayan kung makikita niyo, lag siya. Pero mamaya, makikita niyo pag na-export niyo na yan. So, ayan, naglalag siya eh. So, export na natin. So, sa, depende sa inyo kung 1080p or 720p. Pero saan 720p lang muna para hindi malag. Yan, pagkatapos nyo ma-export, punta na tayo sa Elite Motion. So, yan, punta tayo sa Elite Motion. And wait lang. Buksan ko lang yung data.
Then balik. Nagot tayo. Add lang and then create project, tapos patayin niyo na ulit yung data. Then plus, then image, etong bago. So eto na yon. So yan na yung nagawa niyo, no? Tignan nga natin. Okay, ayan na yun mga boss. So, pagkatapos nyan, hanapin nyo ulit yung mga bit dito. So, hanapin lang ulit natin yung mga bit. So, pasensya na sa ingay, ha. Wala na pala yun. So, pagtapos yung i-mark na ulit yung mga kanta, ang gagawin naman natin is lagyan natin ng effect. So, punta kayo sa effects, add effects, lagay nyo lang sa color and light, and then lagay nyo yung exposure. So, dito sa exposure, punta muna tayo dito sa may mark, and then ang gagawin naman natin is sa exposure, bibilang lang kayo ng dalawang keyframe. Ayan, kung makikita nyo, diba, eto, simula dito. Bibilang lang kayo ng dalawa, sa dalawa, then maglagay kayo ng isa. Bilang muna kayo ng dalawa, isa, dalawa, yan, tas bilang. Then, gawin nyo siyang 1. Tapos, bilang kayo ng isa, tapos, maglagay ulit kayo ng isa, diba? Simula dito, bilang lang na isa, tapos, dito sa pangalawa, kayo maglalagay. So, lagay nyo lang ng isang keyframe ulit and then babaan nyo lang yung brightness. Gawin nyo 20. Negative 40. Yan. Yan, parang ganyan yung kalalabasan. Bawat mark yan, ha. So, next, punta tayo sa second mark. So, bali dito yung second mark. Bilang lang ulit ng dalawa. And then, maglagay ng isa. Tapos, bilang ulit ng isa, tapos bago mag 40, yan. Next, bilang ng dalawa, maglagay ng isa, tapos bilang ng isa bago maglagay. Tama ba? So sa 90 lang pala. So yan, medyo nakakalito talaga. Negative 40 dapat, ah. Yan, then next keyframe. So, pasensya na sa kulog. At kung maririnig nyo, may kulog dyan. Negative 40 ba yung nilalagay ko? So, yan. Basta ganyan yung gawin nyo sa lahat. Nagyan ko na ba dito? Sa lahat, ha? Negative 40, ha? Then, next. So, papas forward ko na lang to. So, ayan, tapos na. De, baguhin pa pala natin dito sa dulo kasi maputi lang siya. Balik na natin sa normal, yan. So, ito na yung kalalabasan. Ay, malag siya. Mamaya export na natin. So, basta lalagyan nyo sa bawat marka. And then, kung gusto nyo panlagyan ng effects, kagaya nito. So, nakita ko. So, color and light. Ito, lagay nyo tong
4 color gradient. So click nyo lang, and then sa pinakababa lagay nyo screen, then ito babaan nyo lang, depende sa inyo ha, pero sa akin 20 lang. Depende kasi dyan sa video nyo kapag mataas yung saturation nya. So ayan yung akin, and then ayan na yung kalalabasan. Sana nasundan nyo mga boss, hanggang dito na lang yung video natin, at sana may natutunan kayong bago at mag-reflect pa to sa pag-e-edit nyo. So bali nga pala, baguhin natin yung setting, gawin yung 60 frames per second, and then tsaka nyo siya i-export. So ayun lang, at maraming salamat sa inyo, sana makuha nyo to at masundan nyo. Ayun lang ang payo ko sa inyo, huwag lang kayong makakalimot, at lagi nyo tandaan na hindi ka angat sa buhay kung hindi mo pagsisikap ang mahusay, no? Ayun lang, may iwan kong magsalita sa inyo mga boss. Peace out! I guess I'm just a play date to you. Ano, isang shoutout na maulan. Maulang shoutout, no? So, unang-una, no, kay Danica Cruz, shoutout sa'yo. Kay Jomar Cajes or Cajes, shoutout sa'yo. Kay John Lawrence, shoutout sa'yo. Kay Reynaline, shoutout sa'yo. Kay Vince Harley, shoutout sa'yo. Kay Chermay, shoutout sa'yo, men. Kay Christian Buscay, shoutout sa'yo. Kay Kenji Gaming, kay Aldrin Luis, shoutout sa'yo. Kay Rihanna Angelica, shoutout sa'yo. Kay Adrian, maraming salamat sa'yo, Adrian. Kay Mark Stramo, shoutout sa'yo. Kay Alia Abenido, shoutout sa'yo. Kay Gian Eloisa, kay Amancio ba? Shoutout sa'yo, boss. Kay Jiso, kay J-Hope Shine, shoutout sa'yo. Kay Irish, kay Das Bon, shoutout sa'yo, man. Kay hindi ko alam ang pangalan niya, pero wala na ba nagpapashoutout? Eto, hindi ko maalam yung pangalan mo. Kay Zane Place. Kay Nicole TV, shoutout sa'yo, boss. Kay Jel Campo, shoutout sa'yo. Kay Jay Tumayo, shoutout sa'yo. Kay John Jake, shoutout sa'yo, boss. Kay Sig Edit, shoutout sa'yo, boss. Kay Yeb, shoutout sa'yo. Kay Josh, shoutout din sa'yo, boss. Kay Ella May, shoutout sa'yo. Kay Nika Sepe, shoutout sa'yo. Kay Jillian, shoutout sa'yo. Kay Yesha nga pala, no? Yesha Cutie. Shoutout sa'yo, boss. Hindi kita na-shoutout. Pero ayan, na-shoutout na kita. Kay Jempo TV, shoutout sa'yo. Kay Vivian, shoutout sa'yo. Kay Prince Hannah, shoutout din sa'yo. Kay Jocelyn Paran, shoutout sa'yo. Kay Emeline, kay Sean, kay Kiel, shoutout sa inyo, mga boss. At kay Glyglay ulit, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Road to 60K at road to 100K. Peace out!